Hi, good morning. Welcome back to my channel. This is mga Balas Biker po ito. Sa ngayon ay mag-unwrapping tayo dahil walang box. Itong nabili natin na hydraulic brake set. So, isa sa mga talagang naunguna na budget-friendly na hydraulic brakes ay ito yung Shimano MT200. Kaya lang, non-series siya. Kaya lang, ang problema, dahil sa maraming demand, ang at medyo bababa ang supply ngayon. So nagmahal siya ng almost 300 to 400 pesos. So sa ngayon, mayroon tayo dito ang hydraulic brakes na to ay itong tinatawag na Clark's Clout 1. So bago ako nag-proceed sa pagbili nito, may mga nag-research ako, may mga pinagtanungan ako, kasi ang ideal kasi ang Shimano MT200 talaga ay maganda yung kapit. Kaya lang, ano ba yung mga alternatibo doon? May meron tayong mga sa online na nabibili tulad ng Zoom, marami pa, Xpark, marami pa dyan. Kaya lang, ang tinitingnan kasi natin dito, ang binibili natin, ang bibilhin dapat natin ay at least man lang katumbas or mas maganda kung mahigitan pa yung Shimano MT200 ng series. So, ang nabili natin ngayon, ito yung Clark's Clout 1. So, unwrapping na tayo. So, ang Clark's nga pala ay isang brand ng UK, United Kingdom. Doon yung, kung di ako nagkakamali, doon ang kanilang talagang brand. Kaya lang may mga, dahil nga mahal siguro ang manufacturing, pagpapagawa doon, meron sila sa Taiwan at saka sa China. Pero yung brand na to ay talagang isa sa mga kilala sa Europe. So, actually, na-feature na rin to sa iba-ibang website tungkol sa mga bisikleta. So, mayroon silang ito yung kanyang lever. Ito ay aluminum. So, ito yung aluminum. Ito yung lagay ng mineral oil. So, kung mapapansin nyo, ito ay parang plastic. So, plastic siya. Then, ito ay aluminum na. So, ang kinagandahan dito ay ang pagbiblit niya ay halos the same lang sa Shimano MT200. Yan. So, ito yung brake lever niya. So, kung mas gusto nyo ng comprehensive na explanation dito, ilalagay ko isa sa mga kilalang nag-unboxing at nag-review ng mga products ng bisikleta, si Bike Check, si Master J. So, ibibigay ko dyan para mas comprehensive description nito. At mayroon din pa pala yung Padjack of Science. Magaling din yun, si Sir, nakalimutan ko pangalan, pero maganda rin yung kanyang explanation, very very comprehensive din. So ito yung kanyang, ito ay rear, so mahaba kasi siya. Ito ay mahaba, so ito ay nasa brake sa kulihan. Yan. So, ito ay hydraulic brake. Mineral oil yung nagpapagana dito. So, ito ay Clout 1. Glossy type. Glossy type siya. Tapos, ang kinaibahan ng Shimano kasi ay... Shimano kasi, mapapansin nyo, yung dito niya, nakalagay sa pads, bali, iaan mo lang siya. Pipihitin mo lang siya ng plies. Pag piniit mo yon, pwede mo na siya mahugot. Pero ito kasi, para siyang naka-bolt type, kailangan mo pa siyang pihitin ng screw. Oo, tama. Kailangan pa siyang pihitin ng screw. Ayan. So, maganda rin. Para at least hindi ganun, hindi siya ganun ka, ano, wala na rin siya dito ng dulo. Hindi na rin siya sumasay. Dito lang doon sa Shimano MT200, lag pa siya dito. So, mas madali lang tanggalin yun eh, kasi pihitin mo lang ng plies. Kung wala kang plies, kahit na kamay lang, na sikipan mo lang, pinuhugutin mo siya dito. Pero ito, naka-bolt type, so mas okay din. Ayan, so, Clout 1 ang nakalagay. Silver type ang kanyang dito, para siyang silver type. O gray, ay ganun. So, ito ang kanyang pang-mount doon. Actually, yung iba naman kasing frame at saka fork, minsan naka-attach na dun yung mount niya, so hindi nyo na kailangan to eh. Pero may iba kasi na kailangan pa nito. So ito yung rear.
So yung cable niya. So kaya ako bumili nito kasi meron kasi ako dating sa Shimano MT200 na ibenta ko na eh, yung bike ko na Kisto. So MT200 'yon, maganda ang kapit kasi kunting pigamo lang dun sa brake lever na 'yon, humihinto na siya. So ito naman ay ang front. So yung front naman halos parehas lang naman. So ang kinagandahan nitong Cloud 1, actually na-try na daw itong i-trail eh, i-downhill. So okay yung kanyang ano eh, okay yung kanyang brake, ang kapit niya. Kasi karami sa mga nagda-downhill, quad piston eh. So ito ay dual piston lang, dalawa lang, tulad ng sa Shimano. Pero na-try na daw nila itong i-trail. At mukhang maganda naman. So halos paras lang naman. So itong Clark's 1, Clark's Cloud 1, ito yung kanyang rear, front. Ang kinagandaan nito pag bumili ka na ito, may kasama na siyang rotor. Ito. Yan. So maganda rin yung rotor niya. Ito. Gawa din sa Clark's. Ito ay 160mm. Tama, 160mm siya. So, yung kanyang Newton ay 6.2 lang. Pag nasobrahan kasi doon, malolost thread eh. So, dalawa na siya. Sa Shimano MT200, dati daw, mayroon silang ganito. Kasama yung bolts. Kaya lang, nung sobra yung dami ng demand, lalo na nung pumasok yung pandemya, wala na silang ganito. Or, at saka itong bolt. Or, I don't know kung sa manufacturing mismo, or doon sa pinaka-distributor na talaga dito sa Pilipinas, eh meron ito. So, kaya lang, pagdating sa mga bike shop, wala eh. So, hindi ko alam kung pinatanggal din at binibenta rin. So, itong kinagandahan sa Clark's Cloud 1, may kasama na. Actually, meron pa iba silang hydraulic brake at saka mga parts. Yan. So, gagawin natin, ilalagay ko to doon sa aking tinitrail na bike. Kasi nakalagay lang doon, nilagay ko doon ay mechanical brake. So, medyo mahirap siya, lalo na pagpalusong. Although kumakapit, pero iba pa rin yung hydraulic brake. So, ito ang ating unwrapping ngayon ng ating Clark's 1. Clark's Cloud 1. So, ibibigay ko pa rin yung mas comprehensive na explanation dito sa link na video na to. So, maraming salamat ulit. Diyos mabalis biker po. Have a nice day.